Tingnan nga natin ho ng reaction o comment si Ginoong Ramon Casiple, isang political analyst po ito. Mr. Casiple, magandang umaga po. Magandang umaga din po, kabayan. Opo. Eh ano ba napansin ninyo sa mga nag-file ng kandidatura? May mga nagsasabi na pareho lang ang mga apelyido, pareho lang ang mga mukha, at saka parang nandun na naman, lalong bumibigat ang political dynasty, Mr. Casiple. Totoo po yan. Marami talaga aking mga name recall dyan, ano? Na mga kandidato. Although may ilan pa uli, ilan-ilan na bago kaya ni Risa Ontivero. Pero by and large, talagang pero hindi rin ho siya bago kasi natalo na rin siya nung una. Totoo yan. Well, inano, hindi lang siya talaga naging senador before. Oo, hindi naging maswerte. Pero ang napapansin ng karamihan ay isang apelyido, yung name recall, yung kanilang mga apelyido ang isa sa kanilang ginagamit upang, well, of course, malaking bagay yung pagdating na sa eleksyon. Tama ho ba yun? Totoo yun. This time, hindi pa naman nag-iisip ang mga ating botante ano, kung sino talaga yung bubutuhin nila. Pag tinanong mo ngayon kung anong pumasok sa isip nilang pangalan, malamang yun ang sasabihin. Mm-hmm. Kaya malaki yung factor na yan at this time, pero hindi naman election time pa. Di pa, medyo matagal-tagal pa. Okay. Pero yung sinasabi ho nilang political dynasty, kasi ang napansin daw po, pag hindi na pwede yung tatay ay yung anak. O kaya yung asawa. Di ba? Parang ganun. No? Palitan sila. Iyan talaga ang ating politika ngayon. Ano? Mahina yung mga political party system. So, ang sistema ng umiiral ay yung sistema ng mga political families. Mm-hmm. O dynasties na nga kung nagkatagal-tagal. So, sa akala nyo, Mr. Casiple, hindi na magbabago yung ganyan bilang isang political analyst? For so many years kasi nangyayari. Although sa ating saligang batas, garantisado po ang access to opportunities, equal opportunities, equal access sa opportunities for public service. Pero hindi po nangyayari yan. Well, pwede mangyari yan kung nagkaroon una ng mga partido na talagang nakabase sa mga grassroots, ano? Mm-hmm. Kagaya ng sa Amerika o sa Europa, sa mga advanced democracies kasi, ang partido nila ay talagang may mga miyembro, ano? Mm-hmm. Hundreds of thousands. At ang umuubra, umiiral sa loob ng partido, yung demokrasya. At principle? Sa atin, yung ang mga partido sa atin kasi, partido ng mga leader eh. Mm-hmm. At yung mga leader na yan, ayun yung political families, ano? Uh-huh. Sila nagdedesisyon kung sino tatakbo. Uh-huh. Nabubuhay in fact ang mga partido natin tuwing election lamang. Opo, tama. Yeah. Nabubuhay ang partido tuwing election lamang. Gano'n nangyayari ngayon? Ganyan nga po. Mababago mo lang yan kung may dumitaw ng mga mass-based type na organisasyon, ano? Naku, may ganun kaya ho. Mapasado. Kasi may bill ngayon na pending for 10 years na. Oh. Yung political party reform bill, ano? Uh-huh. Na sana ay nagbibigay daan sa ganung klaseng mga partido. Opo. Meron din political dynasty bill, pero ang hula nila nun, walang mangyayari yan. Sa House of Representatives pa lang, ay hindi na makakapasa. Totoo yun. Talaga si kalamihan dun ay dynasty. Pero uh-huh. Ito kasi, merong certain logic yung political party reform kasi tinatamaan na rin yung mga political dynasties ano? Uh-huh. Sa ganitong rules ngayon, patayan, dayaan, napaka-expensive na ng eleksyon kasi mga vote buying dyan. Naubusan na rin sila ng room to maneuver. Okay. Kaya magugulat kami, ilan na rin sa kanila nakita yung luhika na magkaroon ng real parties. Uh-huh. How about yung pagbabago ngayon sa butuhan na sa halip ng manual na lamang na sinasabing doon nangyayari ang dayaan ay electronics na ang ginagamit ngayon, machine? Well, nalaki na tulong yan ano, nung last election. Oho. Kasi kung maalala mo, nalaman natin kagad kung sino nanalo sa presidente. Oho. Nakakagulat nga, umamin kagad. At
nagkaroon na ng maliwanag na transmisyon. Aha. Yun ang nagkagulo. You think ang paggamit to ng makina ay nakalesen sa pandaraya? I think so. Kasi if only for the reason na bago yung sistema, hindi rin alam ng mandaraya kung paano dayan. Gagawin, okay. Although may ilang mga reklamo din, no? May ilang reklamo din. Pero so far, ang monitoring namin ng mga protest, eh wala namang lumitaw na problema sa makina. Mm-hmm. Puro sa tao. Sa tao pa rin. Uh-huh. So, ang tingin nyo ngayon, walang pagbabago, ganun pa rin, sa politika? Well, actually, wala. Sayang, ano? Kasi reforma na dapat ang panahon ngayon. Sinasabi ito ng presidente. O reform party daw yung partido nila? Precisely. Uh-huh. Eh, it remains to be seen, ano? Kung okay. After the 2013 election, okay. Makakarga nitong mga luma at batikan na rin, ano? Okay. Yung mga reforma ng presidente. Uh-huh. And after 2013 election, siyempre, paghahanda na for the presidential election sa 2016. In fact, yan na yung may proxy war na, na nakikita tayo dito. Ito eh. Na, oo, oo. Nandito yun ang pagtataka itong eleksyon kasi walang kalaban. Walang real opposition na lumilitaw. Oo. You think ang una ay hindi real opposition? Hindi lumilitaw kasi nagsasabi sila na aliado sila ng presidente at actually member sila ng ruling coalition. Uh-huh. Ang tunay na opposition dito yung lakas ay hindi lumilitaw. Oo. Nawala ng lakas. So, walang real opposition ngayong eleksyon? Wala sa mga lineup ngayon. Meron sa lokal, ano? Pero hindi naman nagkaka-epekto sa nasyonal. Oho. And by 2016, you think magkakaroon ng real opposition? Definitely. Definitely. Iba na yun kasi wala na ang presidente. Medyo labo-labo na yan. Labo-labo na. Nililitaw talagang alignment yan. Okay. And after election ng 2013, depende na rin sa magiging resulta ng eleksyon kung sino mga mananalo, especially sa mga senador at going to the congressman, down to the congressman. Oh, maraming desisyon. Ano kaugnay ng 2016 ay manggagaling sa resulta ng 2013. Okay. Importante itong 2013 para sa mga tatakbo sa 2016. Okay. Mr. Casiple, maraming salamat po at maganda umaga. Magandang umaga din po, palagi.